Shout out to OBM Hip Hop, Hip Hop Heads TV, supportan yan. Siyam na taon nang namamayagpag ang Flip Top at sa mga panahong to ay nakasaksi tayo ng mga iba't ibang battles. Mga battles na entertaining, intense, comeback, rivalries, barfest, clash of styles at mga legendary battles. Para sa video na to, I'll be counting down my top 10 Flip Top battles of all time. Ang ranking na to ay base sa sariling opinion at pananaw ko. Alam ko marami sa inyo ang mag-oppose sa ranking na to kasi syempre iba-iba tayo ng point of view at perspective. Kaya feel free to share your own opinion or own top 10 sa comment section. Siguro yung pinaka-major factor sa ranking na to ay yung pag na-maximize talaga yung potential ng matchup. Yung tipong nasa A-game ang parehong MCs. May mga anticipated matchups kasi na hindi namimit ang expectations ng battle. Halimbawa nga yung Tipsy D versus Sac Maestro na talagang on paper ay parang magiging makasaysayan ang battle pero alam naman natin ang nangyari. Wala sa A-game si Sac Maestro. Same case sa battle ni Naluni at Delo. Ito yung battle of maybe the two best MC that time kaya malaki talaga ang expectation sa matchup na to. Naging maganda naman ang kinalabasan ng battle. Consistent si Luni all 3 rounds at classic Delo sa round 2 dahil sa mga rebattles. Kaya lang, tingin ko kulang ang overall performance ni Delo. Kumbaga may ina-expect pa tayong mas malakas sa kanya. And sa ranking na to, I tried my best para hindi magpadala sa recency bias. Kasi diba marami ng mga bagong malalakas na battles ngayon. Pero yun nga, mas finactor ko pa rin dito yung best battle of all time. Taking into consideration yung impact ng battle sa Flip Top. Bago ako magsimula, malaking shoutouts muna sa Hip Hop Mentality at sa JM Lopez TV. Ayan, gumagawa din sila ng hip hop related videos. Kaya check nyo yung kanilang channel, baka magustuhan nyo yung content nila. So yun, mapunta na tayo sa top 10. Pero bago yan, ito muna yung mga honorable mentions na tingin ko ay deserving din ma-include sa top 10. Luni Abra versus Crazy Mix Basilio, Tipsy D versus Flick G, Krega versus Cerberus, Sac Maestro versus MZite, and Balakid versus Tipsy D. Number 10, EJ Power versus Jonas. Higa, may patuwad-tuwad pa. Kakalabas-pasok ng ATM ko sa kanya. Ayun, nakaluwag-luwag siya. Alam mo yung kuryente? Di mo alam yung kuryente? Yun yung tsaa sa Korea, kuryante. Ay, sir! Ito yung breakthrough battle nilang dalawa. Rookie pa lang dito si EJ Power being this his third battle at si Jonas naman ay pangatlong battle niya din, of course, including yung battle niya kay Batang Rebel Day way back 2011. Kilala silang dalawa bilang komedyante. Pareho silang makulit at may magandang sense of humor. Pero hindi lang yun yung na-showcase nila nung gabing yun. Pareho silang nag-showcase ng magandang flow, rebattles, and even some well-constructed bars. Complete package ang battle at bumenta din talaga sa crowd ang ginawa nila. Tsaka andun din yung replay value ng battle. Hindi siya nakakasawang ulit-ulitin. 5-0 man ang boto ng hurado ay dikit lang ang battle in terms of elements. Number 9, Delo versus Saito. Nagpunta ako sa Indang 13. Yung mga halaman malalago. Sa kakaisip ko sa mukha mo, lumabas yung kakambal mo. Sabi niya, tok. Yung sinabi mong huli, gusto ko lang masita. Kakambal ko, tok ko. Kakambal pala kita! Isang classic na battle. Dalawa sa may pinakamatunog na pangalan sa Flip Top nung panahon na yun. Hindi ito yung tipo ng battle na bars oriented, kagaya ng napapanood natin ngayon. Simpleng rap battle lang siya, yung tipong asaran lang. Pero sobrang lakas ng dating ng battle na to, lalo na nung panahon pa na yan. Yung time na effective pa yung freestyle at jokes pa yung benta talaga. May point sa battle na parang in command na si Saito pero nababawi agad ni Delo ang momentum dahil sa mga pamatay na rebattles niya. Maganda ang palitan nila from rounds 1 to 3 pero pagdating ng OT ay naging winning factor ang rebattles ni Delo at mas substantial ang freestyle niya kumpara kay Saito. Kaya again, for the second time that event ay nanalo si Delo in a close battle. Quality rebattles at freestyle lang nagpanalo sa kanya. Number 8, Apex versus Mot. Kaya ikaw ang Black Mamba ng wordplay kasi yung tira mo, ginaya mo lang ni MJ! Oo, ganyan siya ka dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na lang di pa marunong maglakad. Tinakbuhan niya na agad. This is the most recent battle sa list na to. Semifinals ng 2017 Isabuhay Tournament.
Ito yung time na sobrang nag-upgrade na si Apex at favored pa siya that year for the Isabuhay throne. Pero dito sa battle rin na to ay nasaksihan natin ang pag-angat ng isa sa future ng Fliptop na si Mot. Tikdikan sila ng bara at dikit talaga nung first 2 rounds. Base sa elements ay pantay lang sila. Lamang si Apex sa rhymes games, lamang si Mot sa punchline count at pantay lang sila in terms of stage presence and aggression. Pero pagdating nung round 3 ay lumaylay na yung performance ni Apex habang paangat pa rin nung kay Mot. Still, you can actually make a case na si Apex ang panalo kasi mas maganda ang pakaka-construct niya ng rhymes at mas advance ang pain game niya. Siguro ang naging winning factor lang talaga ni Mot ay yung mga personals. Kasi malaki yung naging impact nun sa battle. Tsaka creative and convincing din yung pagkaka-construct ni Mot. Pero overall, sobrang lakas ng laban at para sa akin ito ang battle of the year nung taon na yun. Number 7, Balakid vs. Flick G. Sasampalin ko ng sitaw at bataw sa mukha yung nanay mong kamukha ni Patane. Babatuhin ko ng kuntol yung tatay mong mukhang punis patola. Yung titi kong malaupo, itutusok ko sa utak mong kalabasa. At saka meron pa. Kaya yung pedestal niya sa pagsusulat, madali lang tibagin. Technical words at technical writing, alaming pag-ibahin. Ako'y technical kahit words na gamit ay simple and plain. Tatapakan ko lang mga linya mo, pedestrian lane. Semifinals ng 2013 Isabuhay. Pareho silang well-prepared at nasa A-game pero makaiba lang sila ng techniques na naipakita. That time, pareho sila na maraming bagong material. Nagpaulan si Flick G ng mga references, tas meron din siya mga clever jokes, at si Balakid naman, ibang klaseng pen game ang na-showcase niya. Sobrang technical, madami siyang quadruple meanings at mga kakaibang skema. Nag-choke man siya nung round 1, pero kung sa sulat lang ay tingin ko ito yung best version na Balakid. Number 6, Balakid vs. Apex. Hanggang freestyle ka lang, lalim ko karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Magaling ka daw sa klase. Magaling ka daw sa klase. Sabi ng mga bobo mong kaklase. Madami na tayong nasaksihang magagandang style clash. Pero ito na ata ang the best na nangyari sa Fliptop. Kung fan ka ng either bars or jokes ay siguradong matitripan mo tong battle. Ngayon nga ay sobrang nag-improve na si Apex in almost every element ng battle rap pero nung time na to ay comedy pa talaga ang biggest weapon niya at considered din siya as pinakamagaling na komedyante that time, maybe only behind Saito. Si Balakid naman after the Ahon 3 experience and a mediocre battle versus Crack ay masasabing ito na yung comeback battle niya. Nagpaulan si Balakid ng wordplay, quadruple meanings at mga creative schemes na sinagot naman ni Apex ng witty jokes, funny plot twist at crowd control. Ito yung perpektong halimbawa ng bars versus jokes na battle. Number 5, Sinyo versus Tipsy. Kahit feeling hawak ang mundo nitong sinasanto ninyo, di niya pa rin masasalo ang tagumpay. Kasi kung mapapansin nyo, ako'y kabilang globo na tagus pa. Kaya butas ang kamay ni Santo Ninyo. At alam ko mga sir, kanina nyo pa inaabangan kung paano ko lalaitin yung ipin nito. Gusto nyo ba na sample? Si Tipsy D ang kumagat sa logo ng Apple. Another stellar matchup. Nakapag-establish na sila ng pangalan during that time kaya anticipated talaga ang battle na to. Coming of a great performance against G-Spot, mas nag-step up palalo si Sinyo dito. Nag-level up ang jokes niya and meron din siya mga solid rebattles. Personally, ito yung pinaka-paborito kong battle ni Sinyo. Ito pa kasi yung time na hindi pa ganun kataas ang expectation kay Sinyo kaya mas naging natural ang ginawa niya. Hindi pa siya ganun na overhype. At si Tipsy D naman ay fully prepared din as usual at naging malinis na ang performance niya after some stumbles versus Juan Tamad. All 3 rounds, madami siyang mga heavy bars na talagang knockout punches. Overall, classic na battle to. At as of June 6, 2019, ay ito na ang 6th most viewed battle ng Fliptop. Number 4, Looney Abra versus Tipsy D 30. Bago sumanukol! Wala kayong susukulin! Humakot ng respeto! Wala kayong hakutin! Mga hari ng tugma! Huwag nyo kami takutin! Manilang kayo! Walang heavyweight ngayong gabi, pantay-pantay lang tayo! Maliban sa'yo! Pasalamat kayo, binigyan namin kayo ng head start! Ang rap battle sa Pinas kami ni Abra ang benchmark! Yung mga bara hindi na mabubura na parang stretch mark! At mamamatay kayo ngayong Marso, Death March! Marami siguro sa inyo ang hindi sang-ayon sa taas ng ranking ko sa battle na to pero ito yung side ko.
Sa battle kasi na to, nasaksihan natin ang unang legitimate dos por dos chemistry, yan ay sa Double D. Na-highlight din nila ang hashtag, isang technique na masasabing pinauso nila that time, at na-showcase din nila ang 4-bar setup. Sina Looney at Abra naman ay halimaw na delivery at stage presence ang pinakita nila. Siyempre present din ang mga complex multis, witty bars at mga original na bara. At ang rason kung bakit number 4 to sa ranking ko ay ginawa kasi nila lahat ng to noong 2012. Ito pa yung panahon na hindi pa ganun ka-diverse ang mga battle techniques na ginagamit sa mga flip-top battles. Kaya parang naging revolutionary talaga ang dating ng battle na to. Tsaka dikit pa ang battle. 3-2 ang boto nun pero can actually go either way. Nagkatalo lang sa set of judges. Ngayon ay meron na tong 15 million views sa YouTube. Ito yung tipo ng battle na hindi tumatanda. Yung kahit na panoorin mo to ngayon ay talagang malalakasan ka pa rin sa mga bara nila. Number 3, Delo versus Target. Sa'yo ko pa ang napatapat, ngayong kawawa ka lang tol. Kaya kitang lapastanganin kahit sa wigang Espanyol. Oh! Vente a la mierda, go to hell, you're a bum. Me po yung atong madre, meaning nun ay fuck your mom. Oh! Ang dami niyang alam na lengguwahe, marami lang narating na lugar to. Ganun talaga ang magagawa kapag kargador ka sa barko. Maybe the most impactful battle of Fliptop. Isa sa mga unang Fliptop battle na naging ultra hit sa YouTube. I think nasabi ko na to sa isang video ko na kung bagong fan ka ng Fliptop at papanoorin mo tong battle ngayon ay maaring hindi ganun kalakas ang dating sa'yo. Pero again, kung talagang fan ka ng Fliptop noon pa man ay alam mo kung gaano ka-influential tong battle na to. Isa sa rason kung bakit tinangkilik ang Fliptop nung panahon na yun. Simple lang ang battle pero sobrang entertaining talaga dahil ang ganda ng palitan nila, lalo na yung mga rebattles ni Delo. Talagang on the spot at sobrang bilis niyang na-setup. Nakakamiss din minsan yung mga ganitong tipo ng battle. Number 2, Looney versus Tipsy D. Okay, ako na walang kanta, ako na hindi marunong mag-rap, pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. Tapos di ba marunong mag-freestyle, kaya nagpapaka-friendly itong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Kung mapapansin nyo, ito na ang pang-apat ni Tipsy D sa list na to. Fan ako ni Tipsy D pero walang bias to. It shows lang talaga na isa siyang malaking parte sa kasaysayan ng Fliptop, being part of some of the historic Fliptop battles. Anyway, ito nga yung isa sa inabangan at dream match talaga ng maraming fans. At hindi naman nila binigo ang expectation natin. Sobrang lakas talaga ng battle. Isa to sa best performance ni Tipsy D at obviously ito naman ang best performance ni Looney sa kanyang Fliptop career. First two rounds ay masasabing halos pantay lang sila. Yung third round lang talaga yung parang naging clear na deciding factor. Ang nagustuhan ko rin sa battle na to ay universal talaga yung ginamit nilang references kaya sobrang lakas ng impact sa live. Tsaka ang ganda pa ng stage presence nila pareho. Definitely the best one-on-one Fliptop battle. Number 1, Looney Abra versus Smuglash Shea. Binasin ko si Arian! Oh, gago! Tangina pare, kung ako yun, kakatutin ko yun habang suot lang yung sapatos. Nakatuwad, hubot-hubad sa poste ng kagapos. Papasigawin ko siya hanggang sa poste siya'y namaos. Sa sobrang sarap ng sex, 10 beses makakaraos, pati yung kapitbahay mapapayosi pagkatapos. At kung usapang rap lang, Abra! Wala ka sa tamang lugar para pumantay dahil tinitingala lang ako ng mga nagagawa mong bara. Tawagin nyo kong Ilocos Norte! Tignan nyo sa mapa, nasa baba ko lang ang Abra! Ito na ata ang pinakakompletong battle sa Fliptop. Present ang multis, wordplays, jokes, killer punchlines, speed rap, flow, antics, personal, rebattles, freestyle, strong delivery, pati na rin ang creativity. Tsaka andun din yung intensity sa battle na to. One-sided man ang battle ay maganda din naman ang pinakita nila Looney at Abra. Talagang na-overpower lang sila ng Team SS. Ang laging puna lang sa battle na to ay wala daw respeto dahil may pikunan at pandidistract na nangyari. Noong panahon kasing yun ay hindi pa ganun makakakilala at makakaklose ang mga MCs. Kaya talagang hindi sila nagpipigil sa sulat nila. At itong battle din yung unang tournament ng Fliptop na may prize. Kaya siguro ganun sila ka-competitive. Pero still, kahit na ganun, ay ibang klase pa rin yung overall performance ng dalawang kupunan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang most viewed Fliptop battle sa YouTube.
So yun ang top 10 flip top battles para sa akin, at gusto ko rin malaman yung sa inyo, kaya comment at share nyo yung opinion nyo sa comment section. Shoutouts nga pala kay Reggie Montales, Eugene Razo, Adrian Delphine, Leo Medala, Chris Lord Taruk, Kyle Samonte, MR De Oro, at kay Daryl Ortilano. Hanggang dyan na lamang guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe for more videos. Next time ulit, peace!